Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay June 13, 2022. So Monday na Monday. Dinuguan na naman yung ulam natin. So 6,467.01. At mukhang papunta nga tayo, magdo-double test tayo dito sa 6,400. Kasi lakas po ng ating selling. Umabot tayo negative 624.3. So lakas pa rin po ng buhos ng foreigners. So kung meron kang hawak dito sa ating PSE, ang hirap tumakas sa ano, pagbagsak po ng ating market. So anyway, iindahin natin yan kasi yung global sentiment doon sa ating US market, yun nga po yung mataas na inflation po nila. So ang sabi sa atin is umabot siya ng more than 8%. So sobrang taas dahil sa pagtaas ng ating mga gasolina mainly, di ba? So doon sa bandang US po natin. So dahil diyan nag-drop yung index natin ng negative 0.97%, laglag na naman yung mga hawak natin. Kung nanonood kayo ng mga galawan ng crypto, mas grabe doon. So 20, ilan na lang ba si crypto natin? 25K si Bitcoin, 24K. So grabe po yung bagsakan ng ating mga crypto. So ganun din dito sa ating PSE market. So lahat ng review natin, hindi maganda yung kanilang mga galawan. Meron dito mga nakapag-bounce ng konti. Pero majority nga po ng stocks natin is nagbabagsakan pa rin siya. So hindi pa tapos yan guys kasi yung US market ngayon, yung US futures natin, yung mga values niya, umaabot po siya ng more than negative 1% na naman. Ayan. So panoorin natin siya mamayang gabi para at least sa umaga, alam na po natin yung ating expectation. So ito po yung ating mga trending stocks. So nanguna si dito kasi nag 52 weeks low na naman siya. Siya po yung top notcher natin doon sa mga ilan sa mga bumagsak na stocks natin. Kaya lang araw-araw kasi bumabagsak yung price. Tapos si SEC nag-drop siya sa opening. Medyo bumawi siya ng closing natin. So green yung candle pero meron pa rin siyang loss. Aslag talagang mahina kasi below po siya ng ating IPO. Si ABA natin, ayan, so natumba na rin siya. So grabe yung tinaas niya, di ba, for the past few weeks, few months na araw-araw. Ngayon is net foreign buying pa rin naman siya pero hindi na niya kinaya. Nag-drop po siya ng, tama ba yan, negative 15%. So kung bagong sakay ka lang, medyo naipit ka dito kay ABA. Tapos si Aldi natin, kagaya ni dito, naguhukay pa rin hanggang sa ngayon. Tapos si DMC, so ganun din, nagkaroon din siya ng gap down. Ito nga lang si DMC, mababa lang yung drop niya as compared kina dito, ABA at saka dito kina Aldi natin. Yan. So lahat ng review po natin ngayon is puro red po yung ating mga top trending stocks. Okay? So guys, kung bago ko lang dito sa ating YouTube channel, gayong sabi sa inyo, yung ating vlog na to, PSE Stocks Trending is for education purposes. So wag mo pong gagamitin as a basis para mag-buy, sell, or hold ng ating mga stocks kasi meron pong risk na involved. So due diligence na po, aralin mo muna. Take responsibility na lang po sa bibilin mo na stocks kasi ngayon lahat ng stocks natin nasa critical level siya kasi ayaw umangat eh, lahat nagbabagsakan po yung ating price action. Okay? So as usual guys, kung bago ka din dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At kung nahirapan ka talaga during this time is pwede ko po mag-join dito sa ating community kasi medyo kailangan natin ng mga kasama during this time kung ano yung gagawin natin. Pero depende pa rin naman sa'yo kung gusto mo siya or hindi. Pero nakakatulong kasi kung meron kang community na kahit pa paano is meron kang guide dito sa ating PSE market. Ayan. So kung gusto mo siya i-try, subukan mo itong ating membership sa kanya. Or kung gusto mo, subscribe ka lang dito. Maraming salamat po doon sa mga usual na viewers natin. So tingnan mo na lang po yung mga daily uploads natin. Ano yung mga meron dito mga personal reminders dito. Especially during this time na hindi maganda yung market. Company reviews, so check mo na lang po yan, yung profit or loss, sample trades lang naman. Yung ating mga technical indicators, so lahat ng technical indicators natin, puro sell yung majority is sinasabi. And then yung fundamentals natin is yung ating risk management. Baka salo ka ng salo, during this time, hindi pa natin kasi makita kung nag-bottom na po si PSEI. Parang wala pa eh, hindi pa siya magbo-bottom. Although parang Dow G yung kandila natin sa kanya, kaya lang mapula pa rin naman. Tapos net foreign selling. Okay? So follow mo din ako guys dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to. Ito naman, nakapag-focus tayo dito sa ating mga play to earn games. So laglag din yung mga play to earn games natin. Siyempre, kasi nga, connected siya doon sa ating
crypto kina Bitcoin natin. So wala masyadong games na ano nagpo-prosper during this time. So medyo mahina din po sila. Yung ating Facebook account, follow mo ako dito guys. So tignan mo na lang po. So happy Independence Day pala kahapon. So ngayon liberated yung stocks natin, kailang bumagsak naman yung ating mga prices. And then ganun din, follow mo ako dito sa ating page. Ayan. So ganyan din. Salamat po dun sa mga nag-follow. Yung ating Bodega Pick. So kung gusto mong makakita ng mga articles related sa PSE market or dito sa global market. So, yun yung plan natin dito sa kanya. So, meron na rin na tayong mga update. Nakapag-umpisa na tayo sa crypto at saka sa US market. Kaya lang kasi medyo busy tayo sa work. So, hindi ko rin ma-sustain siya. Pero, nandiyan po yung mga ano, pinaka-basic natin. Pag meron tayong time, nagpo-focus tayo ng mga articles din sa kanya. Okay? So, tingin tayo sa ating Twitter. Ano yung mga na-retweet natin? So, merong paramdam si All Home natin. Nag-open daw po siya ng kanyang 58 store sa Vista Mall, Davao. Ayan. So, pero yung market kasi natin, di ba ganda? After na lang siguro niya, mararamdaman niyan. Tapos, di ba pinag-uusapan din ngayon yung ano, may mga lumalabas na news. Kanina ba news yun? Yung ating COVID cases, tumataas kasi ng konti yung bilang. Tapos may mga nagsasabi, alert level 2. Huwag naman sana kawawa yung mga ano natin, mga businesses dito ngayon during this time. Although, syempre, priority natin yung health. Pero, ewan ko, sa Pilipinas, kung ano maging ano nila, requirements para sa mga lockdown na naman. Pero so, excess naman yata, masyadong too early yung ano yung warning na nilalabas sa mga news natin. Ayan, so medyo mataas yung net foreign nga natin, halos 1 billion. Lumalabas pa rin po sila. So wala pa rin confidence yung investors dito po sa ating market. So malaki po yan, 624 million. 5 billion yung turnover value, so normal lang, pero majority is sellers. Tinamaan yung ating mining, so marami po sa kanila is bumagsak yung ating services and then yung ating holding firms. So anyway, lahat naman tinamaan for today. Maliban sa mga penny stocks natin, may mga lumipad sa kanila, pero hindi naman natin sila masyadong binabantayan. So majority ng mga stocks natin is doon sa mga merong volume na stocks. Ayan. Medilines distributors post net income of 170 million. Up siya ng 65%. Ayan. So hopefully makatulong sa kanya later on. Tapos sa mga OFW na kagaya natin, pag ganito na ano, mataas yung palitan, syempre gustong-gusto ng ano yan, ng mga OFW kasi yung pera natin mas malaki yung ano yung palitan yung maiuwi, pero yung inflation naman sa Pilipinas kinakain din siya. So kung syempre kung ma-hold nila sa bangko yun, tapos sa mag-normalize yung ano inflation natin, yun malaking tulong yan kasi kayong kahit isang piso, di ba, kung nagpadala ka ng 1,000 USD, di, meron ka ng 1,000 pesos na ano na kita doon sa ano sa palitan niya. So kung hindi tataas masyado yung ano inflation natin. Ayan. So anyway, pero sinusubaybento to lagi ng mga nagpapadala ng pera. Home, open its newest location in Vista Mall. Tapos ang daming news na lumabas dito kay Manila Water. Ewan ko kung napansin nyo kanina. Ang dami ko na-retweet sa kanya. So marami siyang expansion na project. Nagpaparamdam si Mr. Enrique Rason natin. Okay. So ito yung ano, isa sa reasons bakit patuloy na nag-drop yung US market. Yung Federal Reserve is widely expected to raise interest rates by half of a percentage point for the second consecutive time. So lagi namang ano yan, laging reason ng market na kaya siya bumabagsak kasi nga magtataas ng interest rate hike. So kailangan nilang gawin yon kasi yung inflation nila mataas. So lalabanan nila yung ating inflation. So Metro Manila, ayan, galing din pala kay DA Market Securities natin. Metro Manila might go back to alert level 2 if COVID-19 admission rise. Ayan. So meron tayong ilan ba? Kasi tinitingnan ko yung COVID cases, hindi naman ganun kalaki. So, pero parang umabot tayo ng 300, di ba? Mamaya silipin natin yung ano, yung COVID cases po natin. Tapos dividends, ayan. So, pwede rin dito do sa mga fundamental stocks, kung meron silang magandang dividendo, pwede rin po siya. Ayan. So, yung mga mahilig sa dividendo natin, shares seem to move sideways on inflation worries. So, kasama tayo diyan kasi global tayo. And then Asia followed Wall Street lead with Hong Kong, Tokyo, Seoul, Taipei, Wellington off more than 2%. So hindi lang po sa Pilipinas yung naramdaman na nauna tayo nung Friday more than 3%, and then ngayon halos kung hindi nga lang nag-bounce eh, di ba? More than 1% din tayo. So laki ng drop
ng ating market. So ito yung ating status kaninang umaga. Merong summary CBPI trade natin. Unemployment rate eases to pandemic low of 5.7%. So okay yan. Kaya lang syempre, hindi pa madadigest. And then Globe 6 USD 1.5 billion for towers. MWC targets deals to expand presence in Philippines. Ayan, ang daming news si ano, MWC. Hindi ko napansin yung price niya, price action. Merong article si Phil Star kay 899, kay house natin. Tapos kay Call, Globe Telecom reportedly eyeing US 1.5 billion. Manila Water eyes local international expansion. Tel signed memorandum of understanding MOU with One Code to strengthen an internationalized gaming experience sa e-sports yan. So hopefully makatulong sa kanya. Ayan, pindot natin. Tsaka si BDO becomes the largest partner of global digital money transfer. Tapos yung project po ni President Duterte natin, yung ating tunnel boring machine. Ayan, so dyan na po siya, umpisa na siya. So inantay na lang siguro yan maisalpak. Ano pa ba mga nakita natin? House by Cebu-based developer. Ayan, ito pala. By Cebu-based developer for 88 million. Quick takes dito sa mga stocks natin pero lahat hindi naman maganda. To Trade Asia, Mer substation in Formosa State, Imus. So magtataas daw ng kuryente ulit itong si Mer natin. Para sa kanya negosyo yan. Tapos si MWC, tap into areas where ICT operates. Ayan. So mag-expand po si Manila Waters natin. Tapos ito pa, yung lockdown na naman dun sa bandang China. So sunod-sunod yung mga negative news dito sa ating dito po sa ating market. Kaya ganyan po yung kanyang galawan. So wala tayong masyado makita na optimism dito sa ating market. So refresh ko lang to para makita natin yung galaw ng ating index. Ayan. So makita nyo dito sa summary natin, nag-drop ka agad tayo ng opening ng ating market. So bearish na bearish yung pinaka-outlook po ng ating market. And then makita mo dito, nag-bounce tayo eh. Umabot tayo ng up to 0.4 na negative dito sa ating market. Pero yun nga, hindi pa rin maganda yung closing natin kasi umabot tayo ng more than 0.9% na loss dito sa ating market. 47% is foreign and then 53% is local participation. Ayan, so grabe yung pag-bearish ng market natin. So kailan kaya matatapos to? Ini-estimate natin, ito personal estimate ko lang sa kanya, siguro mga few days pa bago natin makita na mag-subside. Ayan. So ang mga berti natin, bilang na bilang. So at tapos hindi din ganun kalaki. Tapos grabe yung binagsak na yung stock. So Pure Gold 4%, RLC 4%, SMC 3%, Converge 3%. So ang dami, ang daming nagbabagsakan po na stock. So nakaka-tempt talaga na bumili sa kanya, pero double check mo muna bago ka pumondo during this time kasi pag interest rates na naman yung usapan, di ba? Hindi natin alam kung anong gagawin doon sa bandang US kung magkakaroon pa siya ng negative impact once meron siyang interest rates na pinasok ulit, di ba? Kasi ngayon ang iniindice yung mataas na inflation. So mataas yung ating selling, negative 624 million. So wala pa rin pong optimism dito sa ating market. So parang dito sa chart natin, parang papunta nga po tayo dito sa 637 or 64 na level siguro yung pinakasagad niya. Pero yung week niya last time, 6,379. So parang dyan tayo pupunta kasi hindi pa tapos eh. Although parang Dow G na siya, yung selling kasi yun yung tinitingnan natin sa kanya. So ako nag-expect na ako baka mayroon pang drop itong CPSA natin. So brace yourselves na lang po. Hopefully nandun kayo sa mga fundamental na stocks hanggang sa lumipas yung negative sentiment po ng ating market. Kasi hindi natin alam eh, may mga shakeouts pa na pwedeng gawin dito sa PSEI. So yung COVID cases natin, nag-spike kahapon. Umabot po siya ng 308. Kaya marami tayong nababalitaan ng mga news ulit na sinasabi nga po na ayan, alert level 2 yung hopefully hindi, sabi nga natin kasi yari yung mga stocks natin pag nag-lockdown ulit. So yung ating futures, ito yung sinasabi ko naman sa inyo na parang meron pa nga, kaya sabi natin, baka meron pa tayong bagsak bukas or for the coming few days kasi dito sa futures ng US natin, ang lakas din ng bagsak, ayan makita mo, halos 3%. So di ba nire-reflect niya yung bago mag-open yung ating US market.
baka ganyan din yung opening nila. Eh kahapon, nag-drop na sila. Grabe na yung drop nila. Oh. Mabot siya ng negative 3%. Ayan. So mabuti nga, 1% lang tayo ngayon. Europe, to, more than 2% na po yung drop. Tapos dito sa Asia, ganun din, may mga nag 2% dito sa India. China, nag-drop siya, oh, 3%. Nikkei, 3%. So nauna lang tayo nung ano eh, nung last Friday, pero sumunod din pala sila. Ayan. Inflation puts pressure on Powell, what to know this week. Ayan. Inflation pa rin po yung pinag-usapan natin dito sa US market. Tapos ito ang talagang madugo, yung ating crypto, grabe oh. So tignan mo, nag-drop ng 12%. Yung BNB ko parang worthless na yata. 11% yung ano, drop na naman niya ngayon. Ethereum 15%. So maigi mag ano no, shorting kasi labanan. Kung hindi ka nagte-trade, mag-stay ka na lang dito sa ano, mga stable coins natin, sina USDT or dito kay BUSD natin, kasi ang peg niyan nasa $1 lang. Huwag lang matulad kay ano, kay Terra Luna natin, 'di ba? Grabe 'yung nangyari kay ano, kay Terra Luna ngayon. Ayan. So, hindi ko na napansin 'yung ano, version 2 niya. Balitaan niyo na lang ako kung ano nangyari sa kanila. Okay? So, balik tayo dito, dito sa ating mga stocks, buyers and sellers. And then ayan guys, ha, yung Patreon pala natin. Ayan, nakalimutan ko. Yung Patreon natin, bukas pa rin yun. So double check nyo lang sa description ng ating video. Ano yun? Para sa guide po na makasama natin na traders at investors po dito sa ating market. Okay? So, or dun sa YouTube kung gusto mo siya. So nanguna itong si dito natin. Tingnan natin yung chart. Grabe itong mga stock natin. No? So bearish na naman tayo. Tingnan natin yung kanyang price action. Minsan mas maigi during this time, ako kung napapansin nyo, during this time na hindi natin matansya kung gaano kalaki yung bagsak ng market, nakaka-stress tignan, di ba, yung port mo. So ang ginagawa ko minsan, hindi ko na talaga tinitignan for the day. Tinitignan ko na lang end of the day. Basta make sure yung mahawak mo na yung stocks is meron siyang fundamentals para hindi ka kabado. Kasi pag nasa penny stocks ka, hindi mo alam kung ano yung galawan doon, di ba? Nawawala bigla yung volume nila. So negative 3.44% itong CD to natin. Net foreign siya is negative 6 million. So medyo malakas. BDO call ang buyer and then call BDO yung ating pinaka main seller sa kanya. So pagdating dito sa chart niya guys, wala pa. Hindi pa natin makita yung support. Lalo na ngayon, especially ngayon, basag yung ano natin, basag yung 4 pesos. So lalagay ko na lang dito ha, kasi ito yung may parang support area siya dito. So 3.44 or siguro mga 3.5 psychological support. 3.6, mga ganyan. Basta mga whole number. So medyo malaki pa yung possible na. Possible lang naman guys ha. So baka magalit yung mga investor natin dito kay dito CME Holdings. Pero as a trader, ganun yung expectation natin. Pag basag yung current support, doon ka sa next support titingin sa kanya. Hopefully hindi, pero kung nandun siya, be ready ka lang kasama sa, ano yan, sa investing natin na kaya mong i-absorb yung ano yung dalaw na market. Kapag, 'di ba, kaya nga sabi natin, kapag nag-decide ka na pasukin mo, make sure alam mo po yung pinapasok mo doon sa stocks natin. So malakas yung laglagan niya based dito sa ano natin, indicators, oversold na siya, no, pero parang hindi pa tapos. Hindi pa tapos 'yan kasi ano pa eh, medyo solid pa yung ano yung candle natin. Ayan. So tansyahin mo na lang ha. Baka sa gayon sabi ko, baka sa low ka ng sa low. Kahit investor ka siguro, kung downtrend naman yung stock mo, hindi mo rin maririp yung reward mo sa kanya kasi nga nasa ano siya, nasa naghuhukay pa yung ating mga stocks. Okay? So yun lang muna yung nakita natin sa kanya. So anyway, bearish naman lahat. SCC, tingnan natin ha. Ito medyo pumapalag si SCC natin. Nagkaroon siya ng ano, green na candle na Dow G. So medyo lumalaban siya kasi pag tinignan mo itong ano, itong price action natin sa kanya, negative 0.59 siya, di ba? Pero umabot yata ito ng up to 4% kanina na drop. 75 million, ayan o. So meron siyang taga-salo, nasa 75 million yung foreign buyer. So JP Morgan, nasa-salo, and then call, at saka si BPI naman yung ating pinaka-seller. So nag-retest na siya, no? Tingnan natin na. Yung bottom niya is dito, ayan o, nag-retest na siya sa support. Mga 32.5 yung psychological support natin. Pero hindi pa natin sure na reversal na yan kasi nga yung buong market mahina.
So hopefully, yan yung bottom niya. Pero tingnan natin bukas, basag kasi yung mga pattern. Wala tayong makitang pattern sa kanya. Bearish yung pattern natin. So pabagsak yung MACD. And then basag yung, ano, yung trend ng ating RSI. So lagay ko yung resistance dito pa rin. So dito siya nag-resist. And then support natin is 32.5. Ayan. So ganyan lang muna yung tingin natin dito kay SEC. So malit lang naman yung drop niya. Hopefully, makaya pa niya kung meron pang drop itong CPSE market natin. Net foreign buying. So meron siyang support. Next, si ASLAG. So gaya yung sabi natin, very risky kapag medyo nababasag yung ating IPO price kasi nag-below na po siya ng 2 pesos. Tingnan natin yung, ano, yung price action niya. Negative 2.75%. So malakas yung drop. Negative 206,000. Selling, FMS Mercantile ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller sa kanya. So ngayon, ilalagay ko na lang muna resistance 2.0. Wala pa tayong support. So, temporarily, yung week niya, pwede mong gamitin. Mga 1.72 as pinaka-support level naman. Yan. Yan, pwede yan. Pero pag nabasag pa rin, syempre, as a trader, alam mo na yung gagawin mo sa kanya. Okay? So, ilan muna nakita natin kay ASLAG. Wala na rin tayong bagong catalyst sa kanya. And then, medyo ito, malakas yung tama ng ABA natin. So, mukhang tapos na yung, ano, tapos na yung rally ni ABA kasi very big candle yan. So, meron at merong lumabas ba? Pero meron siya, may karga pala siya. 18.4 million yung net foreign buying. Pero laki naman ang drop. Negative 15.23%. So lakas po ng drop niya. Tapos si HDI na ang buyer and then HDI RCBC yung ating pinaka main seller sa kanya. So mukhang ito na yon, mukhang ito na. So ang pag hindi siya, pero ano eh, lakas ng drop eh. Tapos ang laki ng volume. Oh. So hindi kasi natin alam ko yung net foreign buying na yun. Dito sa baba, pumondo. Kasi okay lang kung dito sila sa taas, iba may sumasalo. Pero mas likely dito sa baba, sumalo yung mga ano. Siguro nag-hope din ng bounce yung, ano, yung foreigner na bumili sa kanya. So tapos na po yung rally natin for the meantime dito kay ABA natin. So kasi broken down na yung, ano, yung channel natin. So yan, double check mo na lang kung hawak mo siya. And then naghahanap siya ng support. So wala pa tayong malalagay ng support, pero kung mag-base lang tayo dito sa mga previous na candle niya, ang pinakamalapit na support natin is dito sa mga 1. Siguro mga 1.2. Ayan, 1.22 yung sinasabi ng charting naman natin sa kanya kasi nga pabagsak po yung ano, yung ating candle pa. 1.2 siguro mga psychological support nitong si ano, si ABA natin. Ayan. So grabe yung drop niya, no? So kaya nga very risky. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita ko na antakal dito sa overbought ng stock natin, matter of time lang bago siya magkaroon ng ano, malakas na pullback, di ba? So grabe yung ano, yung nangyari dito sa kanya. So anyway, batayin niyo lang po kung hawak niyo siya, pero super risky yung ano, yung current position niya kasi biglang ano eh nagbuhusan dito kay ABA natin. Hopefully meron siyang bounce bukas kasi medyo malakas naman yung drop niya. And then take the chance na para dun sa mga naipit sa kanya. Okay? So ito yung nakita natin. So all D, yung ating next na stocks. Tingnan natin na. So 52 weeks low din itong si all D natin. So grabe yung ano na ito, no? Yung RSI niya. Oh. So 17 na lang. So malapit na yata ito. Ah. Medyo exaggerated na yung bagsak yata ni all D natin. Pero di ba napasin nyo din, hindi maganda yung ano niya, yung first quarter income ni Aldi natin. So baka yun yung kasama pa sa ano, sa sentiment na dinadamdam naman niya kasi nga papunta pa rin siya sa ano eh, naghuhukay pa rin itong si ano natin eh, si Aldi natin. So ngayon ang support hindi natin makita yung support niya eh, kasi yung trend na lang siguro, trend channel. Wala tayong support eh kasi downtrend yung ano, yung stocks natin. Tingnan natin na. So drawing natin dito and then clone natin siya para makita natin. So kung etong dalawa ang pagbabasihan, so ang support niya medyo malalim ha, yung nakita natin. Pero parang malapit na nga rin siya mag-bounce, no? Kasi medyo ano na siya eh. Exaggerated na yung ano niya, yung RSI niya. So hopefully mag-rebound na siya in the coming few days. Pero kung technical lang ang usapan, yan po yung ano niya, yan po yung nakikita natin na ano,
na galawan dito kay Aldi kasi pwede mo sundan kasi yung ano, yung trading channel niya. Ayan, so kasi wala tayong support na makita sa kanya. So gaano kalaki yung drop nitong si Aldi natin? Meron siyang negative 4.35%, so malaki din. Negative 200K yung selling ng foreigners call and then Kyoto, so bagong broker ba to? And then FMS call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, so medyo bearish yung ano. O kung medyo optimistic ka, lagay mo siya dito. Ayan, pwede rin naman dyan. Immediately nasa support na siya. Pero red candle kasi, so hindi pa. Baka hindi pa yan yung support niya. And then lastly, itong CDMC po natin. So grabe yung port natin ngayon. Ang pangit tignan. So mapula yung mga hawak natin. So nag-drop siya. Meron siyang gap down. So magiging resistance natin yung gap or dito sa MA 100. And then baka meron pa din siya kasi sumasabay siya sa negative sentiment ng market. Lagay ko na dito sa ano, 8 pesos yung ano, yung pinaka-support nitong CDMC natin. So wala muna tayong expectation ng good movement in the near term kasi ngayon 'di ba nakita natin yung US market natin medyo malakas din po yung ano yung drop na napapansin natin sa kanya kaya konting ingat muna dito sa PSE market natin. Okay, so tingnan natin yung ano yung price action niya. Meron siya negative 1.97% na loss, 7 million net foreign buying, so BCSEC FMS ang buyer and then call DBP DWA yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, so yun lang muna yung mga nakita natin sa PSEI. So malungkot man yung ating mga portfolio. So gaya ng sabi natin, huwag ka naman masyadong pessimistic sa economy ng Pilipinas kasi nga, ano naman, nagre-rebound naman si PSE. So wait na lang sa tamang time ng pag-buy siguro sa kanya. Kasi sabi nga natin, nung pandemic na umabot tayo ng 4,000 level, di ba? So ngayon is nasa 6,000. So ano lang, nagkataon, masyadong maraming negative sentiment si market, inflation, US interest rates. Tapos, inantay pa natin si BBM na umupo. So, wala pa siya sa kanyang upuan eh. So, hopefully makatuloy yung sentiment pag umupo na siya for the coming few weeks, di ba? Medyo malapit po. June 30, di ba? Alam po, June 30 yung pag-upo ni, ano, ni BBM po natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, review mo na lang po yung hawak mo and then manage mo na lang po yung risk mo naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat ulit. And then bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung ating Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung ating Twitter, and then yung ating Patreon. Hindi ko nabuksan. So check nyo na lang po yung Patreon sa mga links natin. Ayan o, meron dito. Patreon, ayan. So sa mga gusto ng guide, kung nahirapan kayo, especially during this time, so sali lang kayo dito sa ano, sa grupo natin. So ano naman, open naman tayo sa communications. So yun lang po. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.